Breaking news mga kabayan, mas tumataas na nga ang mga kaguluhang nagaganap sa Middle East. Nagpaulan na nga ng daan-daang ballistic missiles ang Iran patungo sa Israel bilang pagtupad ng supreme leader nito sa bantang ipapatikim daw ang hagupit na hindi pa nararanasan ng Israel sa kasaysayan nito. Ang bantang ito ay dahil sa walang habas na pamamaslang diumano ng Israel sa mga top leaders ng pinakamalaking proxy ng Iran sa Middle East, ang grupo ng Hezbollah. Dito nga ay nagpakawala ng halos 200 ballistic missiles ang Iran sa loob mismo ng Jerusalem at sa kabisera nito, ang Tel Aviv. Nagawa kayang mapigilan ng Iron Dome ng Israel ang dami ng mga missiles na pinakawala ng Iran? Ano nga kaya ang magiging resback ng Israel sa mapangahas na pag-atakang ito sa kanilang bansa ng isa sa mga mortal nilang kaaway? Ako po si Roy Zien, welcome sa Kien Thoughts. Kung hilig mo ang mga ganitong videos, mag-like at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga susunod na upload. Tinutuo na nga ng Iran ang kanilang banta laban sa Israel sa kabila ng pagdududa ng karamihan na isa na naman daw itong banta na hindi kayang panindigan ng Tehran. Gayunpaman, sa pagsapit nga ng buwan ng Oktubre taong kasalukuyan, nagliwanag ang kalangitan ng Tel Aviv at Jerusalem dahil sa dami ng ballistic missiles na pinalipad ng Iran sa himpapawid ng bansang Israel. Maririnig din ng malalakas ng mga sirena na hudyat ng papalapit na panganib sa mga mamamayan ng Israel sa pag-ataking ito ng kanilang kalaban. Sunod-sunod naman, ang pagpapalipad ng missile interceptor mula sa Iron Dome Defense System para nga mapigilan ang mga missiles na nagmula sa Iran. Nakuhanan pa nga ng isang piloto ng British Airways ang aktwal na pagpapakawala ng mga missiles mula sa Iran at talaga namang nakakapanindig ng balahibo ang masaksihan ng ganitong pag-atake at ang isipin na ganong kalapit ang sinasakyan nilang eroplano sa mapangawasak na mga armas na ito. Hindi man lamang daw hinintay ng Iran na maging clear ang kanilang airspace bago ang pagpapalipad ng mga ballistic missiles na ito na talaga namang naglagay sa alanganin sa buhay ng mga sibilyang sakay ng eroplano. Patunay lamang daw ito na walang pakialam ang bansang Iran kung sino nga ba ang madadamay sa kanilang paghihiganti laban sa Israel. Ayon sa report, mas mabilis at malalakas ang mga missiles na pinakawala ng Iran sa pag-ataking ito, kagaya nga ng mga hypersonic missiles na may capacity ng 10,000 km per hour. Sa kabuuan ay sinasabing mahigit sa 3,000 hypersonic missile ang nasa stockpile ngayon ng bansang Iran at patikim pa lamang daw ang isinagawang pag-atake ng kanilang bansa. Sa mga lumabas na mga video footage ay makikita naman ang nagliliwanag ng mga missiles na nagagawa ng pasabugin ng Iron Dome, subalit may pailan-ilan na nakakalusot sa air defense system ng Israel at bumabagsak sa mga lugar sa bahagi ng Tel Aviv at Jerusalem. Ayon sa estimate ng IDF, aabot sa higit sa 180 ballistic missiles ang pumasok sa syudad, pero matagumpay naman nila itong naharang bago pa nga ito bumagsak sa teritoryo ng Israel. Gayunpaman, maraming mga debris ng mga missiles na ito ang bumagsak pa rin sa ilan-ilang mga lugar sa Israel, pero wala naman daw naitalang casualty sa kabila ng marahas na pag-ataking ito ng Iran sa Israel. Sa isang lumabas pa nga na video, habang nagaganap ang pag-atake ito ng Iran, makikita rin sa mga kalye ang ilang mga sibilyang Israeli habang kumukuha pa ito ng mga video kasama ang ilang mga sundalo ng IDF at kapansin-pansin ang kahandaan ng mga ito sakaling magkaroon ng full-scale invasion sa kanilang bansa. Ayon sa report ng Iranian state media, ang pag-ataking isinagawa ng Iran ay bilang paghihiganti sa pagkakapas lang di umano ng Israel sa leader ng grupong Hezbollah na si Hassan Nasrallah at maging ang pagkapas lang din kay Hamas leader Ismail Haniyeh noong nakaraang buwan. Bukod dito, nagbanta pa nga ang Iran Islamic Revolutionary Guards Corps o IRGC na dudurugin daw nila ang buong Israel kung sakaling magsasagawa ng retaliation ang bansang ito sa naganap na pag-atake ng Iran. Sinabi nga rin ni Iranian President Masoud Pezeshkian, nakatiting pa lamang ng kanilang pwersa ang kanilang ginamit sa pagpapakawala ng ballistic missiles na ito. Sa kasagsagan nga ng pag-ataking ito ay agad na itinigil ang air traffic sa Ben Gurion Airport noong Martes para na rin sa kaligtasan ng mga Israeli civilians.
Sa kasalukuyan, sinabi ng isang senior official ng Iran na nananatili naman sa isang secure location ng Supreme Leader ng Iran na si Ali Khamenei matapos nga ang ginawang pag-atake ng kanilang bansa para masiguro ang seguridad ng kanilang liderato. Agad yung manong inilipat ang Iranian leader sa isang safe location matapos ang pamamaslang ng Israel kay Hassan Nasrallah noong nakaraang linggo. Samantala, agad namang iniutos ni US President Joe Biden sa US military na agad na pabagsakin ang mga Iranian ballistic missiles at tulungan ng Israel sa pagdepensa, partikular na nga sa air defense nito sa kasagsagan ng pagpapakawala ng missiles ng Iran patungo sa Israel. Ayon sa White House, patuloy ang pagmomonitor ni Biden at ni US Vice President Kamala Harris sa mga pag-atake ito ng Iran sa kaalyado nilang bansa. Sa isang meeting na naganap bago pa nga magpakawala ng missile ang Iran, sinabi ng Amerika na nakahanda ang US Army na depensahan ng Israel kung kinakailangan. Sa isang press conference naman ay maraming sinabi ng tagapagsalita ng IDF na si Daniel Hagari na agad nagaganti ang Israel sa Iranian missile attack sa kanilang bansa. Papalapit na nga ang pagkakaroon ng isang all-out war sa Middle East dahil sa pangakong ito ng Israel na magsasagawa ng malawakang paghihiganti sa isinagawang missile barrage ng Iran. Ayon nga kay Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu, isang malaking pagkakamali ang ginawang ito ng Iran at pagbabayaran nila ito. Kung magkataon, magaganap na nga ang direktang digmaan sa pagitan ng bansang Iran at ng bansang Israel, hindi katulad sa mga kasalukuyang gera kung saan mga proxy lamang ng Iran ang kinakalaban ng Israel Defense Forces. Naniniwala ang maraming eksperto na hinding-hindi matitinag ang Israel kahit pa nga nagbanta ang Iran na dudurugin ang bansang ito kung sakaling magsasagawa sila ng paghihiganti sa hinaharap. Sinabi pa nga ni Netanyahu na walang lugar sa Iran o kahit pa sa kabuuan ng Middle East ang hindi raw kayang pasukin ng malakas na pwersa ng bansang Israel. Sa ngayon ay nangangamba ang Amerika at ilang mga Arab countries tungkol nga sa posibilidad na magsagawa ng pag-atake sa loob ng Iran ang Israel at maaaring tatargetin nga nito ang mga Iranian nuclear facilities. Ayon kasi sa dating Prime Minister ng Israel na si Naftali Bennett, hinihikayat nito ang Israeli government na agarang gumanti sa Iranian missile barrage sa pamamagitan ng pagwasak sa Iranian nuclear program, mga energy facility at ang tuluyang wasakin ang paghahari-harian di umano ng mga terorista. Sa ngayon, naparalisado na nga raw ang Hezbollah at Hamas ay na-expose na ng Israel ang kahinaan ng Iran. Sang-ayon din dito maging ang opposition leader ng Israel na si Yair Lapid at nanawagan nga ng isang matinding response laban sa Iranian ballistic missile attack. Ayon pa nga kay Lapid, alam daw ng Iran na paparating na nga ang Israel para pagbayarin sila sa kanilang pagkakamali. Para sa inyong reaksyon, mag-iwan lang ng komento sa ibaba ng video na ito at para manatiling updated sa ating mga susunod na upload, siguruhing mag-subscribe, i-like mo na rin ang ating mga video bilang suporta. Muli, ako po si Roy Z. Maraming salamat sa patuloy na pagsubaybay sa ating channel.